dito sa aming baryo. May isang misteryo na hanggang ngayon, isa pa rin blanco kung totoo ba o sadya lang gawa-gawa. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Lynn at ito ang nakakapangilabot kong horror story. Noong ako ay bata pa, ang aming lugar ay napapalibutan ng palayan, tahimik, presko at mangilan-ngilan pa lang ang nakatira. Kami ng aking mga kalaro at mga pinsan ay laging pumupunta sa sapa upang maligo at mangahoy. Meron ding malaking dam noon. Marami ang pumupunta para maligo dahil sa malalim ito. Isang araw ay napasarap ang aming pangligo. Hindi namin namalayan na naabutan na kami ng takip silim. Nagsitakbuhan ang aking mga kasamahan papauwi. Dahil sa hindi ako mabilis tumakbo, naglakad na lang ako. Sa aking paglalakad ay may isang bahay doon na masukal at nakakatakot tingnan. May malaking puno ng sampalok at mangga ang nakapalibot nito. Dahil sa takip silim na, ang mga matatanda sa amin ay nagsisiga ng tuyong dahon para iwas sa lamok. Doon ako natakot na may matandang naka-wheelchair at nakatambay sa labas ng bahay nila. Payat, mahaba at puti ang kanyang buhok. Doon ay kasama niya ang anak niyang babae na matanda na rin. Naisip ko bigla, bakit siya nakatambay sa labas ay medyo madilim na at mahamog. Pag-uwi ko sa bahay ay naikwento ko ito sa aking ina. Nagulat ako sa sinabi niya. Huwag na huwag kayong magpapagabi kapag pumupunta sa dam, lalo na kung dadaan sa bahay na iyon. Dahil sa na-curious ako, tinanong ko si Mama kung sino yung matanda na nakatira roon. Doon ko nalaman na ang babaeng naka-wheelchair ay si Lola Corazon, nanay pala ni Auntie Marites na kakilala nila Mama. Usap-usapan na pala sa baryo namin na sila raw ay may lahing aswang. Mahilig silang makipagkaibigan at nagbibigay ng prutas sa mga buntis. Dahil nga raw, mabango sa kanila ang bata sa sinapupunan. Pag tinanggap mo raw ang bigay nilang pagkain, ay susundan kanila at kukunin ang anak mo sa tiyan. Kinaumagahan ay naikwento ko ito sa aking mga kalaro at pinsan. Doon na nagsimula ang aming takot, kaya kapag tuwing pumupunta kami sa sapa, ay hindi na kami dumadaan roon. Kung daadaan man kami, ay kumakaripas ang aming takbo at hindi kami tumitingin sa bahay na iyon. Hindi na rin kami gumagala tuwing hapon na. Minsan pa ay narinig ko na usap-usapan na meron daw silang namataang aswang na nag-anyong malaking aso doon sa kalapit baryo namin at nahampas umana ito ng isang residente doon. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan na lang namin na si Lola Corazon ay nagkasakit. Doon na tumindi ang hinala ng mga tao na baka totoo ang haka-haka patungkol sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, ang nanay ni Auntie Marites na si Lola Corazon ay pumanaw na. Kalakip daw ng pagpanaw niya ay ang pagpasa umano ng birtud ng pagkaaswang. Yun ang sabi-sabi ng mga tao sa amin. Kaya naman, ang mga residente ay aligaga kapag siya ay pumupunta sa aming mga kabahayan. Si Auntie Marites ay madalas lumabas ng bahay kung tanghali o di naman kaya'y takip silim. Maalala ko pa noon na binabagtas niya ang daan na siya lang mag-isa at talagang nakakatakot siya. Dali-dali naman kami pumapasok sa bahay at magtatago. Lumipas ang panahon, ngayon na malaki na ako, si Auntie Marites ay buhay pa naman.
Ngunit di pa rin mawala ang kwento tungkol sa kanila. Pahanggang ngayon. Aswang man o hindi, ang pagkalito, kung totoo ba iyon o kwentong bayan, o katang-isip o ano paman, bagaman ang takot dulot ng kabataan ay andito pa rin sa aming isipan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa bagong video.